WhatsApp mga idol. Bago mong papatuloy ang panood mo, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel bilang suporta. Salamat idol. Mabilis lang na update. Junmar Fajardo, medyo napapadalas na ako ang injury nitong si Apay. Kumpara noon, ngayon, mas madali na nga rin po siyang makapita ng mga injuries. At higit sa lahat, mapapansin din yung kanyang pagtagal lalo na pagdating sa depensa. Kung inyong ang matatandaan, isa nga yan sa kanyang naging problema noong nakaraang FIBA World Cup qualifiers, kung saan talagang hirap kumapal at madalas nang maiwanan lalo na pagkaling sa perimeter yung kanyang kalaban. Buti na nga lang ngayon at nadagdagan yung kanyang arsenal dahil pinapayagan na nga siyang tumirada sa press. Gayunpaman, ganun talaga. Dadating talaga yung oras na pababa yung laro ng isang player lalo na pag siya ay nagkakaedad na. Pero para kay Junmar Fajardo, kailanman, hindi natin pwedeng itanggi kung gaano siya naging kadominante at kung gaano kagaling pa rin ang manlalarang ito. 9-time PBA champion, 4-time PBA Finals MVP, 6-time season MVP, 9-time BPC, 8-time PBA All-Star, 5-time PBA All-Defensive Team, 2-time PBA Sportsmanship Award, at meron ding PBA Most Improved Player noong 2014. Well, ilan nga lamang po yan, ano? Sa napakadami pang achievements na kanyang nakuha sa larangan ng basketball. Sabi lang balita naman, TNT Tropang Giga, walang take sa Barangay Ginebra. At ang huling laro ngayong elimination round, magtatapat nga dyan ang Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga. At posibleng umangat pa sa number 1 ang Ginebra kung magagawa nilang talunin ang kukunan ng TNT Tropang Giga ng more than 5 points. Pero nung tanungin nga itong TNT head coach Jojo Lastimosa kung gaano ka importante ang kanilang huling laro sa elimination round, ay hindi na nga daw nila yan iniisip sa ngayon. Wala nga daw siyang pake kung mag number 1 o number 2 sila bumagsak sa positioning dahil meron naman na silang twice to beat advantage na magagamit. Nagkataon nga lang daw na Barangay Ginebra ang kanilang huling laro at may bearing game na para sa kanila at para sa Barangay Ginebra. Kaya naman, wala nga daw pake si Coach Jojo Lastimosa sa magiging resulta ng laro kontra Barangay Ginebra. Pero expected niya nga daw na maganda ang magiging match-up ng kanyang kupunan at ng kupunan ni Coach King Cole. Ay mukhang hindi na totodo ng laro ang TNT Tropang Giga para makaiwas na ang kanyang mga players sa injury. Dahil kahit manalo o matalo nga daw sila sa Ginebra, ay walang magiging apekto sa playoffs. Pero pagdating kay Coach T, may ibang-iba nga ang mindset nito kumpara sa TNT head coach. Dahil ayaw naman kay Coach T, ay ibibigay pa nga rin daw nila ang kanilang best kahit no bearing game na para sa kanila. Dahil dyan nga daw sila kukuha ng momentum para sa pumarating na playoffs. At tingnan na lang natin ang mangyayari kung sino ang makakakuha na panalo. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Matapos matalo ng Northport Batang Pier kontra sa TNT, kahapon lamang 110-134. Ayun na nga rin po yung pagtatapos sa istorya ng kanilang kupunan, at least this conference. Ito ay dahil nalaglag na nga po yung kanilang kupunan para sa nalalapit na playoffs. At sayang yun dahil may chance sana sila at least sa playoffs kung sila ay nanalo. Lalo na at dikit lang naman sila sa 8 seed ngayon na Phoenix. So ayan, dahil nga sa pagkakatalong yan ng Northport, para naman sa Phoenix, kanila naman ang nagarantiya yung playoff spot this conference. Yun nga lang, nasa 8 seed sila na mayroong twice to beat disadvantage at maaaring ang SMB Barangay Ginebra o ang TNT ang kanilang makakatapat sa quarterfinals. No, sa palagay niyo? Well, i-commento lang ang inyong opinion dyan sa comment section below. Hanggang dito na lang mga idol. Huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel. Ingat at bye-bye!